guys, pahinga muna tayo sa ulat ng mga balita ng bagyo. Pero related pa rin pala to sa bagyo. Hindi lingid sa kaalaman natin lahat na dumaan ng malakas na bagyo sa Metro Manila, sa iba pang bahagi ng bansa ngayong nakaraang araw, noong November 12 lang. Maraming mga netizen ang nabagyuhan, nabahaan, naging biktima ni Ulysses na sadyang napakalakas. Hindi nakaligtas ang ating mga celebrity. Ang ilang celebrity natin, binaharin sila, naapektuhan din sila. Isa sa kanila si Gardo Versosa na kilala natin bilang masayahing nagtitiktok palagi. So sa kabila ng lahat, hindi naman niya agad binalita guys na nabagyuhan din siya. So siguro mga 2 days after, saka siya nag-post sa kanyang social media, sa Instagram, na nabahaan din siya. Nasira ang kanyang bahay. Hindi naman nasira. Nabahaan, nasira yung, ano ba ang tawag nito, flooring na second floor nila. Parang na-wash out. Pero sa kabila ng lahat, masaya pa rin siya. Positive lang daw, think positive. So, kasama natin siyang bumabangon dahil sa pinsala ng nadala ng nasabing bagyo. So, ramdam na ramdam din ni Gardo Versosa ang sinapit ng mga karaniwang mamamayan katulad natin na nabiktima din ni Bagyong Ulysses na sadyang napakalakas. So, binahagi niya sa kanyang Instagram account ang naging bakas ng bahay niya nang dahil kay Ulysses. Ang nasabi na lang niya sa caption ay, "Hi, our house." Ayun yung bahay niya. Ganyan ang nangyari. So, yung magandang bahay daw ni Gardo na nakikita natin madalas, guys, sa kanyang TikTok background kapag siya ay nagtitiktok, nilubog ng baha. Kung makikita nyo rin sa picture, ang loob ng bahay ay punong-puno ng putik, wasak ang mga pundasyon, pati ang hagdanan ay sira at natanggal din ang bubong. Yung flooring nga ng ikalawang palapag, katulad ng sinasabi ko kanina, sira din. Sa social media naman niya, Instagram pa rin ito, binahagi niya yung video kung saan nagawa pa rin niyang mag-TikTok habang naglilinis sila kasama ang kanyang mga kasambahay. Nakakatawa, diba? Positive lang. Ganyan ang Pinoy. Kahit may pinagdaraanan, positive pa rin. Lagi tayong may sense of humor eh. Sa gitna man ng kalamidad, buhay na buhay pa rin ang mga sense of humor natin. Yan yung nagpapalakas ng loob sa atin lagi. At kaya lagi rin tayong nakakabangon kaagad. So nakakatawa na katulad ni Gardo, sinabi niya sa kanyang caption ay patuloy lamang ang buhay kahit gano'n man kasakit at kalungkot ang nangyari. Ito daw ay dahil hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon. At tama naman, hindi po natutulog ang Diyos. Hindi niya tayo papabayaan, guys. Marami din naman na nagpaabot ng suporta sa aktor at nagsabing think positive at siguradong makakabangon silang muli. Nakaugalian na ng mga Pilipino na maging masaya pa rin kahit may kinakaharap na problema. So, ganun talaga. Kahit may problema, nakangiti pa rin. And keep safe, everyone. Ito pa ang kanyang sinabi. Amen, Cupcake. God is good. He will return all the faults. Just keep the faith. Ang pagiging positive na ito ni Gardo ay labis na ikinatuwa ng kanyang mga fans sa tinatawag niyang cupcakes. Nagpasalamat nga siya dahil nandyan ang mga cupcake na nagpapangiti at nagbibigay rin ng saya sa kanya. Isa si Gardo sa nagpapalakas ng loob sa mga kagaya niyang naapektuhan ng bagyong Ulysses. Kung hindi niyo natatanong ang inyong lingkod ay nabahaan din sa loob ng bahay, pero masaya kami, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Na itaas naman namin lahat ng dapat itaas na gamit at wala namang nasirang mahalagang bagay, hanggang tuhod lamang din po ang baha sa loob ng aming bahay. Yun lamang po ang ating showbiz chikanes sa ngayon. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi tayong maging updated. Showbiz chika man yan, kung ano man yan na nangyayari sa paligid natin, balita man yan ng panahon, para lagi tayong updated, guys. Yun lamang po at maraming salamat. Bye!